Narito na ang mga tampok na balitang aming binantayan sa oras na ito. Una sa serbisyo, una sa balita. Ito ang Primera Balita. Ay nagpamalas ng pagsasabuhay ng pamanang pamumuhay at ang North Zone naman ay pagtatanghal ng garong. Tunghaya naman natin ang malikhaing pagpapakitang gilas ng PNU Visayas at Mindanao sa kanilang ipinagmamalaking kultura. Una sa balita, narito si Mary Joy Gabayan. Kami ay kulturang makukulay at rangyan ng pamumuhay. Yan ang ibinandera ng PNU Visayas at PNU Mindanao sa kanilang umaatikabong cultural show ngayong gabi. Mahiwagang mahika ang dulot ng pagtatanghal ng PNU Visayas dahil hindi na kailangan sumakay pa ng eroplano upang maranasan ang saya at kagandahan ng Kabisayaan. Ibinida ng PNU Visayas ang kanilang natatanging pagtatanghal na pinamagatang Tukib Negros na nangahulugang tuklasin ang masining at makulay na kultura ng mga taga-Negros. Sentro ng kanilang masayang pagpapakitang gilas ng pagsasabuhay sa 4Ps o ang People, Places, Products at Performances. Umindak din ang mga PNUan sa mga sayaw at nakikanta rin sa mga awiting may natatanging pagpapakahulugan. Bilang Environment and Green Technology Education Hub, ibinahagi ng PNU Visayas sa Madla ang isang awit na may adhikaing ipamulat sa bawat isa na ang disiplina ang siyang kailangan upang mapanatili ang maayos at malinis na kalikasan. Sa pagtatapos ng kanilang pagpapakitang gilas, dinala ng PNU Visayas sa Kamaynilaan ang Pinta Flores, Maskara at dinag sa festival na tunay na naghatid ng abot-tengang mga ngiti sa buong PNU community. Aming layunin talaga para ngayong gabi ay ipakilala ang Negros Occidental at hindi lamang ang Negros Occidental kundi ang buong Visayan Region. Ako po ay nagagalak dahil naging positibo po ang reaction ng mga tao at sila po lahat ay nag-enjoy. Ang purpose ng talaga po namin ay mapasaya ang lahat. Kaya nagpapasalamat din po kami sa pamunuan ng Philippine Normal University for bringing us to this stage at the same time to impart our culture. Samantala, isang mala roller coaster ride ang pinaramdam ng PNU Mindanao sa kanilang pagtatanghal na pinamagatang Lumos sa Hudyaka, a pageantry of arts and culture. Ang Lumos ay nangangahulugang lumad at Muslim, habang Hudyaka ay selebrasyon na ang ibig sabihin ay malapiestang pagdiriwang. Mga kakaibang pagtatanghal na kinabiliba ng lahat. Mga sayawang nakakaindak, diwang kumukurot sa puso ng bawat isa, nakakaantig na tinig sa mga awiting inihanda. Ganito ay pinakilala ng PNU Mindanao ang kanilang bukod-tanging kultura. Pinakatampok sa pagtatanghal ng PNU Mindanao ang pagpapakilala sa tribo Manobo mula sa kanilang mga kaugalian, ritual at buhay sa pang-araw-araw. We would like to let the PNU ones appreciate the different cultures of Mindanao, especially the different cultures in Agusan del Sur, in which we have Higaonons and also we have Manobos. And in fact, some of the steps or the dances were products of our researches in Mindanao. And some of the dances were products of our students in the master's program. Very, very happy and euphoric because as we look at the audience, no, they were able to appreciate, I guess, no, the diverse cultures of our Mindanaoan brothers and sisters. This is also one way of promoting our being the multicultural education hub
And this is also one way of telling that although we are diverse, we can also be united. Ang natatanging pagtatanghal na ito ay nagpamulat sa lahat ng hindi maikukumparang ganda at sining ng kultura. Tangayin man ang pagbabago at ng panahon, mananatili pa rin ang yaman, rangya at tatag ng kultura ng bawat isa. Balik sa'yo, Camille. At yan si Mary Joy Gabayan, live na nag-uulat para sa PNU Fair 2023. At yan po ang tampok na balitang aming tinutukan sa oras na ito. Upang manatiling updated sa mga primerang balita, bisitahin lamang ang Facebook page ng Philippine Normal University. Ito po ang tapat at maaasahang balita. Ako po si Camille Corrales. Una sa serbisyo, una sa balita. Ito ang Primera Balita!